Okay, boss Muhammad Isa. Ito po naka-modify na po yung fiber home. Then actually apat na ports yung pina-modify niyo sa akin, kaya ina-extra ko na po ito yung apat na ports or free na apat na ports ko. So bali ginawa ko na siya ng 8 ports. So okay, no? Maganda compared doon sa mga dati kong na video na apat na ports lang siya. Since matagal ko na napapansin na bali 8 PCB antenna na sa loob niya, kaya ginawa ko na siya ng 8 ports. So ngayon po yung wala siyang outdoor antenna, no? So naka indicator siya sa 4G. So 4G, no? Hindi siya nakikita dito sa ano, kanil. Ay, 4G to. So okay, magspeedis tayo ng walang outdoor antenna. So punta tayo sa dashboard. Okay, 4G to 4 bars. Actually naka band lock to sa ano, no? Sa teka. So tuwing magba-band locking, kailangan mag-log in sa ano, para bang ayan, nakalaka ko sa B1 at B3, tapos sa 5G and 41. So okay, mag-speed test na tayo. So teka, dashboard, then actually itong video na to, maraming cut version gagawin ko. Kumbaga panay cut ako ng video ko, kasi medyo nahihirapan na ng konti sa ano. Pero sige, hindi ko ikakat siguro. Pero okay, 4G 4 bars, then mag-speed test tayo. So okay, no? Smart. So naka-register pala ako sa FAM 1099 na FAM SIM. So sa nakikita niyo po ay wala siyang outdoor antenna. Then ang resulta ay nasa, kaya pumapalo siya ng, actually pumalo na siya sa 5G ngayon. Lumipat siya sa indicator na 5G. So lumipat siya sa indicator na 5G na ito, pakita ko sa inyo. Ayan, lumipat siya sa indicator na 5G sa tuwing mag-speed test. Then sa dashboard, okay, 5G 2 bars. So ang resulta ay 25, tapos yung upload 8. So unahin natin ay ang combination ng 0 at number 2. So teka, focus ko muna yung camera sa ano. Okay, so okay, ito yung number 0. Lapis lang sinulat ko dito, number 0 tapos number 2. Unahin natin, ayun, unahin na isa-isa. Number 1 na lang talaga. 0 at number 1. Ito yung number 1. Then wait ng ilang seconds, then punta tayo sa dashboard. Okay, parang 4G indicator niya. So siguro konting adjustment lang sa antenna ko dun sa labas. Kasi actually na naninibago pa rin talaga ako dito sa Kanyoga, no? So okay, sa palagi ko sa tuwing mag-speed test, pupunta siya sa 5G. Then okay, 25, then go. Kaya tumataas na siya. Yan, napapansin ko sa tuwing mag-speed test ako, lumilipat siya sa ano, sa 5G. So kung may activity, lilipat talaga siya sa ano, 5G indicator niya. So 5G 4 bars, kanina 2 bars yung 5G niya. So okay, then lipat naman tayo sa isang ports, ililipat natin, saan ba yun?
So, itong ano, number 1, tapos lipat tayo sa ports, number 2. Ito siya, number 2 dito. Ayan. Okay. Wait lang, ilang segundo. Kakapukusin natin. So, ngayon ko lang siya na video. So, naging 3 bars, no? Sa ports number 2. Then, okay, mag-speed test tayo. So far, so good. Okay naman siya. So, ba sinecheck natin bawat ports kasi may possible na depende sa location nyo kung anong mas malakas na port sa inyong location. Kaya, ito yung pinaka-sample ko since bago lipat lang kami dito sa Kanyoga. Okay, at 57, tapos 22. Punta tayo muna sa results. Okay, no? Malaki pinagbago na. So, balik tayo dito. So, lipat natin sa number... No, number yun. Number 3. So, number 3 sa pinakaibaba. Ito. So, ito. Force number 3. Okay. Okay, kailangan mag-login. Ito mas matagal to eh. Tika. Admin tapos EP7X7. So, 2 bars lang siya, no? Ay, 3 bars na ako eh. So, sa ports number 3, okay, mag-speed test tayo. Okay, duty siya tumataas, no? So far, so good. Okay naman siya. Sayang nga lang wala na kami sa pinagbuhatan kasi kapag nasa pinagbuhatan kami pwede siya umabot ng 200 hanggang 350 Mbps. Okay, so lipat naman tayo sa number 4. So sa number 4 katabi siya ng number 2. Ayan. Then, ito tayo sa dashboard. Then, 4 ports. Ay, 4 bars pala kayo. Pero iniisip ko, mukhang mas malakas dito yung band 28 ng 5G. Mamaya, later, ililipat ko siya sa band 28. So, pakiramdam natin, bumagal yata yung smart ngayon. So, number 4. Okay, lipat naman tayo sa number 5. Number 5. Number 5 tayo. Number 5. Okay, so number 5 ay... Uy! Number 5 ay full bars. Then... Okay, speed test tayo.
Okay, since parang mas malakas yung number 5. So number 5, next number 6. Pilipat natin siya sa number 6. Later on talaga ilalak ko siya sa 1.8 ng 5G. And 41 yata mabagal dito. Kasi sa Suncom mas mabilis siya ata dito. Umabot siya ng, yung Suncom ay umabot siya ng 350 dito sa Kanyugan. So okay, number 6, okay. So sa number 6, yung dashboard pala. The 3 bars. So stable siya kapag mayroong outdoor antenna, stable yung kanyang signal indicator niya. Kapag walang outdoor antenna, bumabaksak siya sa 4G. Ah, mabilis din number 6. Wow, okay. So, lipat naman tayo sa number 7. Number 7. Okay, number 7 pa tayo. So kayo na po bahala mag-observe. Pwede nyo po i-replay itong video na to base sa testing natin ngayon. So number 7, this is yung dashboard. So pulling login. Okay, EP7X7. So sa number 7 full bars yung 5G. Then okay, speed style. So sa number 7, ayan, pwede siya pumalo na, uy, tumataas pa siya lalo. So ibig sabihin, number 7 ang pinaka highest speed na test natin ngayon. 0 at number 7. Pero any combination pwede gawin nyo. Halimbawa, 3 at number 7, 1 number 7. Pero sa akin eh, 0. Zero magsisimula tapos ililipat ko ng isang cable sa ibang ports. So ulitin natin, pakachamba lang number 7. Actually number 7 favorite ko dito sa fiber home. So ayun, okay, going up sa 200 din. Stable number 7, okay. So then lastly, tatanggalin natin pa yung outdoor antenna. Mag-speed test tayo sa last na walang outdoor antenna. So ibig sabihin number 7 talaga pinakamalakas dito. So okay, tanggalin natin outdoor antenna. So para humaba yata yung video natin, oh, umabot siya ng 14 minutes. So okay, wala siyang outdoor antenna. Then alam ko babaksak ko sa 4G. Pero 5G pa rin indicator yan, no? So naging 2 bars, okay. Kapag walang outdoor antenna, naging 2 bars siya sa 5G. So okay, speed test tayo. Pinaka last na to. So pag medyo mahirap mag-speed test ng 2 bars, teka ulitin natin.
So sa 2 bars ng 5G ay ayan. Teka, ulitin natin. Pakatsamba lang mabagal. Okay. Okay, 5G, 2 bars, walang outdoor antenna. So, walang outdoor antenna na 2 bars. Okay, mabagal kapag walang 2 bars. Walang outdoor antenna. So, okay, ulit natin. Ayan, okay. Pero bumabaksak siya, no? So, okay. Ang hatol ko ay successful yung pagmamodified po natin base sa video na to. So, naging 0.3. Okay, i-place ko siya sa malapit sa bintana namin. Teka lang. So, ililipat ko siya sa namabot yung wire. Okay, nilipat ko siya sa dito sa bintana namin. So, nasa bintana na po siya, no? At resulta ay 2 bars pa rin yung 5G. Then, go. Ayan, maski pa paano sa bintana, pumapalo siya ng mga something 15 o 20. So, kinakailangan pa talaga ipwesto sa bintana yung kung naka-built-in lang talaga. So, okay, meaning to say, success talaga yung pag-modify po natin. So, okay, to be continued, ipapakita ko sa inyo ang latest kong na-discovery na 128 dito sa Kanyogan. So, okay, cut ko muna po yung video na to. Okay, ngayon po, itong pangalawang video na to, nilock ko siya sa itong band N28. So, N28, napansin ko mas malakas siya dito sa Kanyogan. So, okay, di ko na siya ilalagay next time kapag nag-log out to yung dashboard niya. So, okay. So, connected tayo sa sa 0 at number 1, okay. So, 0 number 1, then mag-speedtest tayo. So, later, kanina-kanina lang nag-speedtest tayo huli sa huling video ay pumapalo siya ng 14 Mbps na walang outdoor antenna. So, ayan, napapansin ko mabalakas yung N28. So, palagay ko magiging favorite ko yung N28 na yan dito sa Kanyogan. So, okay siya, no? So, lipat naman tayo sa number 2. So, sa number 2, tignan natin dashboard, full bars pa rin. So, okay. Malakas. So, sa pinaka huling video na to ay tatanggalin natin outdoor antenna na nakalock siya sa N28. So far, so good. Mabilis siya, no? Then lipat naman tayo sa number 3.
So, dito sa baba yung number 3 niya. One third seven, then okay. Sa mga bawat pots, kanya-kanyang lakas yan. Tumas yun ng konti. Oh, tumas yung upload. 84 na going 90. Oh, 90 nga. Okay. So, number, ano tayo? Number 4. Number 4. So number 4. Okay, okay number 4 siya na. Okay, up next yung number 5. So yung number 5. So dito number 5, okay. Okay, number 5 ay malakas din talaga sa N28. So huling video tatanggalin ko na yung outdoor antenna. Number 5. Okay, number 5 tapos number 6. Number 6 dito. Number 6. So number 6 malakas din siya, okay. Okay, lipat naman tayo sa number 7. So number 7. Okay din siya, okay. 9, 93, 94. Okay. So, okay, tanggalin ko na po yung outdoor antenna. So, kapag walang outdoor antenna, then, punta tayo sa dashboard.
ko eh, mukhang full bars pa rin siya na. Ba't ko lang outdoor antenna? So sa walang outdoor antenna, mga 101, ay 111. Pwede i-upload nasa 25 Mbps o 26. So it means malaki pa rin pinagbago kapag mayroong outdoor antenna. So punta tayo sa results. So pagmasdan niyo po, ito yung 111, yung walang outdoor antenna. So ito yung 7, 6, 5, 4, 7, 6, 5, 7, 7, 6, okay yun. Pero pagmasdan nyo na po itong resulta na yung 155 yun ng number 7, tapos 135 yung number 6, tapos number 5 yung 142, number 4 161. So it means mas okay mayroong outdoor antenna kasi nasa 111 yung walang outdoor antenna. So okay, meaning to say success po talaga pag ma-modify natin itong 4 fiber home. So okay, ready to ship to mamaya or even bukas po. Okay, maraming salamat boss. Muhammad, Boss Muhammad dyan sa bandang San Antonio Village. So, okay, ready to ship na po ito. Okay, maraming salamat po at paalam po. Ako muli si Mr. Ramos. Paalam.